guys, good morning sa inyong lahat. Meron po akong ipapakita sa inyo na bagong lulutuin ko na naman para sa mga aso. Kasi nga po yung isang aso dito mahirap siyang dumumi. Bago po pala ito ipakita sa mga hindi pa po nag-subscribe ng aking channel, paki-subscribe naman po. Yan. Ito po kasing asong ito. Ano siya? Parang mahirap siyang, parang halos ayaw niya maglakad. Ngayon sabi ko, bakit kaya ganito tong asong ito? Siguro dahil sa mataba na siya. Ganun ang naano ko. Pero hindi pala, may sakit pala siya. Yung kanyang, yung taba, medyo umaano na siya. Baga kumakapal na daw. So parang iniinda niya yun. Tapos sa tuwing tatayo siya, ang hirap niyang ano yung katawan niya. Kaya sabi ko dun sa aking boss, sabi ko bakit ganun? Sa tuwing ilalakad ko siya, wala pang 10 minuto, sabi ko hinihingal na siya. Tapos sabi ko ang hirap niyang dumumi. Parang ayaw niyang ilabas yung kanyang mga kinain. Sabi ko, bakit, parang hirap na hirap, ganun po. Ang tagal na, minsan 30 minutes nasa labas kami. Halos ayaw niyang, nakatanga lang siya, yung kumbaga, nakatingin lang siya sa akin. Siguro nga, dahil sa may iniinda siya. So, yun, ang sabi ng boss ko, itry namin itong, eto po, ito yung ipapakita ko sa inyo. Ito po ay kinakain ng hilaw. Kung makakaya po ng mga aso nyo na talagang, merong ganun may asong ganun yung talagang parang kambing, kahit basta gulay, kakainin nila yan. Ito po, ang cabbage. Isa po ito sa naging paraan para siya talaga dumumi ng maayos. So ngayon masigla na po siya. Kumbaga yung kanyang taba, medyo lumiliit daw po because of cabbage. So, hindi po siya napapakain ng hilaw. So, ang ginagawa ko na lang po, iniluluto ko siya ng saglit. Yun. So, ganito po, papakita ko sa inyo kung paano ko siya hiwain. So, yan. Wait lang po ah. Hihiwain natin ang cabbage. So, kailangan, para po tumagal ang cabbage nyo, ganito po ang pag-ano. Huwag nyo po siyang hatiin sa gitna. Kumbaga, stem by stem, para po tumagal talaga siya. Stem by stem ang inyong stem by stem. Para po hindi siya nalalanta. Hindi siya ganun fresh pa rin, kumbaga. Although, nilalagay nga sa rep, pero pag sa rep po kasi mapapansin nyo, naninilaw din siya pag matagal na. So, ito po, alam nyo naman kung gano'ng kamahal. Ito ay na-i-vlog ko na dati sa aking, isang ganito po, kalahati na lang siya. Although, hindi pa naman totally kalahating, 200 po ang bili ko. Alam nyo, ganyan kamahal ang cabbage. Siguro kahit sa Pilipinas, ganyan din kamahal. Kasi nga, ang mga ngayon, kahit prutas, mahal din. Wala naman ang mura sa panahon natin ngayon. Yan, ganyan yun lang po. Yung aso ko po kasi sa Pilipinas, napapakain daw ng hilaw nito. Nung nagkasakit din yung aso ko, sabi ko, itry mo yung, itry itong cabbage sa pagpapakain ng aso. Mga kapatid, isang din po pala, huwag nyo pong pakainin yung mga aso nyo ng ng adobo, yung parang kinakain ng tao, adobo, okay, adobong, especially po yung adobong manok. Kasi dyan po nagkasakit yung aso ko sa Pinas. Nakakalbo yung kanyang buhok. Sa mga hindi pa po nakakaalam. Kung pakakainin nyo po ng manok, wag siyang pure. Haluan nyo po ng dry food especially.
Kasi pag napadami po ang ano, ang manok, eh makakalbo po ang inyong mga doggies. Yan, ganyan ko lang po siya, ano, para madali. Kumbaga, dapat i-stem lang to eh. Kaya lang, mas maganda yung i-ano ko na lang siya. Yan, ganyan lang po yung pag, ano, ano-anuhin nyo na lang. Siya lang, aso lang naman yung ano, kakain. Kaya, madalian lang. Kahit sa pagluluto ng kanilang ano, ng kanilang mga meat tsaka chicken. Yan, ganyan lang po oh. Kasi para madaling maluto din. Kumbaga hindi naman siya lutong-luto. Kumbaga anuhin ko lang sa kumukulong tubig. So, yun, magpapaano na po tayo ng kumukulong ng tubig. Magpapakulo na po tayo. Isang paraan po ito, mga kapatid, na talagang naging ano yung aso. Na ano siya, sumigla. Sumigla ang aso. Kasi talagang ano, ang parang hirap na hirap siya kahit sa katawan niya. Yung pala, merong tumutubo na nataba sa kanyang katawan na dahil nga po sa ang ipinapakain nga sa kanya, lalo pag nandito si boss, nandito si madam, ang pinapakain po sa kanya, alam nyo kung ano. Ano yan na masebo yung tawag nito. Neuro kung tawagin, beef. Nako, yan po ang laging pinakakain. Kaya sabi ko, ano, nasosobrahan sa taba. Kasi nga gustong gusto naman ng aso. Nako, oo nga. Papakita ko po sa inyo ha, kung ano ang pinakakain ni madam. Ito po ay galing sa coffee shop. Ayan, kita nyo naman po ang pinakakain niya. So, kung makikita nyo po talaga, diba, ang neuro, ang beef, eh, maano talaga siya, masebo. Ngayon, siguro, dahil sa dami, alam mo naman ang aso, kahit na ano ipakain mo, lalamunin talaga yan. Kahit sa ano, kahit na, ibig ko sabihin, tingnan nyo po, masebo siya, oh. Yan ang nagbigay ng sakit sa kanya. Kasi tinan mo naman, ano yan, pagkain ng tao na yan. Tapos papakain mo sa aso ng ganun. Diyan siya nagkasakit. Sa anong yan? Sa beef. Neuro kasi dito. Yan, ganyan ko din po siya inaano yung ginugunting-gunting ko na po para madali. Yan, yung aking hinihiwa yung carrots. Siguro madami-dami na to para sa hanggang lunch na niya. Ay, hanggang lunch. Oo, kasi dalawang beses lang po pinakakain ng aso dito. 8 o'clock, 4 o'clock. At bago sila matulog sa gabi, binibigyan sila ng dry food. Yan, ganyan lang po. Oh. At least, di ba? Tapos, i-ano nyo na po. Ilagay natin dito sa kumukulong tubig. Yan, pakuluan nyo po. Lagyan nyo lang po ng kunting asin. Kapag po kayo magpapakain ng
anumang klase ng meat. Huwag nyo pong lalagyan ng kahit anong ano, maliban lang sa asin. Kasi magkakasakit nga pong aso. Kita mo nga po yung nangyari sa aso ko sa Pinas. Ano siya? Ayan, kumukulo na. Lagay nyo lang po. Ayan, lagay nyo lang lahat. Makakalbo po ang aso kapag pala nilalagyan nyo ng yung bang ano pagkain ng tao, yung ipapakain mong meat sa kanila, kailangan talaga asin lang. Yan, ganyan lang po, parang ano lang, kumbaga sa ano, blanch mo lang siya. Kasi may aso pong ayaw yung, kumbaga siguro mapait kahit din tayo. Eh, kinakain din naman natin to ng hilaw, diba? Kahit ang tao kinakain ng hilaw. So, ganyan ko lang po siya niluluto. Mga ilang ano lang. Tapos, pwede na to. Kumbaga, parang stem lang. Yan. Okay na yan. Kasi mamaya-maya po yan malambot na eh. Hindi siya masyadong niluluto. So, ayan po ang aking unang naging ano bang tawag dun? Observation sa aso na pakainin siya ng ganito, ng cabbage. Yun, ngayon po, siguro almost 1 month ko na siyang pinakakain ng ganito. Nagkaroon ng sigla yung katawan niya. Talagang yung ano yung mga dating mga ang hirap niyang pakainin, ang hirap niyang kumbaga kumakain naman, mahirap lang siyang dumumi, mahirap lang siyang tumayo sa kanyang pagkakatulog. Kumbaga kung yung hihilahin mo siya, halos ayaw niyang tumayo. Kumbaga tapos kapag tatayo siya, ang hirap niyang i-step yung kanyang ano ba, kanan, kaliwang kaano. Ibasa yung paa niya, ang hirap niya pong i-step. So yun, na anuhan ko lang ito, na i-vlog ko lang po ito sa mga may aso po dyan. Isang paraan po ito. Kung kaya po na ibigay sa aso ang raw, di ba po, ang raw vegetable, ibigay niyo po, malaki ang magagawa po nito sa asong may sakit. Ang bilis po nilang makarecover. Ito rin ang ginagawa namin doon sa aso namin sa Pinas na kinakakalbo siya. Dahil nga sa naibibigay na chicken, yung galing pa ng ano, Andox, yun ang naibibigay. So ngayon po kinakalbo. Sabi ko, kahit medyo mahal, bilhan na lang muna siya ng cabbage. Ayun, nakakain po nila ng raw yung cabbage. So ayan mga kapatid, isang tips lang po, isang tip uli sa inyo para sumigla uli ang mga aso nyo para hindi naman kayo magastusan ng malaki. So ayan po ang isang maibibigay kong sekreto. Salamat po sa inyong panonood. God bless po at samahan nawa po tayo ng Panginoon sa buong maghapon. Salamat po sa Diyos.